Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Capricorn for today. So Capricorn, paunang mensahe ninyo ay desk and pay attention to your work. Okay? Maaring focus ang kailangan dito, focus ang hinihingi sa inyo ng mensaheng ito, Capricorn, kasi maybe you're a little bit distracted, maybe there are other things na ginagawa ninyo at siguro naniniglect ninyo ang inyong trabaho, ano, maaring ganun ang ganap, maaaring din naman na hindi, no, for some of you, Capricorn. What else? We have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Ayan. So maybe meron kayong bagong kaibigan makikilala, may bago kayong tao makikilala, and you're going to develop that pagkakakilala into a deep friendship. So posibleng ganun ang sitwasyon dito, Capricorn. What else? We have horse and short journey. Meron kayong ano, saglit lang ito na travel ninyo, no? So maaring kalapit bayan lang yan, nearby city, nearby town, maaaring ganon. So maybe meron lang din kayong bibisitahin dyan. Meron lang kayong bibilhin, no? Ano, short journey nga lang ito. So maybe, ano din ito, maybe weekend getaway lang yan. Ano, para sa iba sa inyo. So, posibleng ganon ang ganap. What else? We have finger and warning you of a problem either now or in the near future. So, napakaganda nito kasi meron ng warning sa inyo, no? So, mapaghahandaan ninyo to, makakagawa pa kayo dito ng paraan para maiwasan, no, ang sitwasyon na to. Maiwasan, ma-avoid ninyo kung ano man ang pwedeng maging problema dito, no? So, that could be related sa trabaho, kaya may warning na din ito sa inyo, diba? Na pay attention to your work. Otherwise, pag hindi kayo nakapag-focus sa trabaho, ay maaaring magka-problema kayo dyan. Kaya ito, yung dalawang ito, could be linked to each other. So, pay attention to your work. Focus kayo sa kung ano man ang kailangan ninyong pag-focusan. Dyan, gawin ninyo ang nararapat. Yung mga task ninyo, make sure na ginagawa ninyo ng tama and efficient, you know. So, warning ito sa inyo. No? May magagawa ka pa para maiwasan ang magka-problema. Pag-isipan mabuti rin, ano, sa ibang bagay, before you make a decision or before you make a move, kailangan na pinag-isipan ninyong mabuti. Okay? Kailangan na pag-diskartehan ninyo ng mabuti. Okay? So, what else for Capricorn? We have Arrow. You are on the right path. Okay? So, regarding some aspect of your life, maaaring ang iba sa inyo dito, Capricorn, siguro meron kayong dasal, no? Siguro you're praying for guidance, maybe you're praying for confirmation dito kung ano yung kailangan na ninyong gawin, no? If you are on the right path, na siguro nagdadasal kayo kung ito na nga ba ay kung ano yung dapat na gawin or ipupush through nyo na ba yan, kung ano man ang ideas na naiisip ninyo. So maaaring may ganong sitwasyon dito, kaya you are being answered through this reading, you know, na you are on the right path. Huwag kayong mag-alala. Okay, so parang confirmation nito na kung ano man yung idea ninyo, ano man ang iniisip ninyo, ay totoo yun, no, na i-push ninyo yan dahil yan ay para sa inyo, that is meant for you, yung ganon, ano. So, what else? We have scales. Keep your life in balance. Okay? So, keep your life in balance. This is a beautiful reminder para sa inyo. Okay? Na balansehin ninyo ang mga ginagawa ninyo. Balansehin ninyo yung trabaho, relationship, pag-unwind, pag-relax, no? Negosyo, kung ano man ang meron. So, make sure na nasa sentro lang kayo. Okay, Capricorn? Kasi siguro talaga meron kayong mga distractions sa ngayon, ano, kaya parang out of balance ang ganap sa buhay ninyo sa ngayon. So we have stuff and you will be taken care of in difficult times. Okay, so this is really beautiful guarantee din sa inyo, kasi wala kayong dapat ipag-alala, wala kayong dapat na
kailangang ipag-worry in this situation. Kasi divinely guided kayo, protected, diba? Guarded kayo ng divine universe. So, napakagandang guarantee yan sa inyo. So, we also have man, ayan, dealings or relationship with a man. Okay? So, this man could be anyone sa buhay ninyo. Okay? So, maaring asawa ninyo to, maaring boyfriend ninyo, manliligaw, maaring boss ninyo yan, kamag-anak ninyo. This could be anyone that you are going to be dealing with around this time. Okay, Capricorn? So, what else? We have mountain and major challenge to overcome. Maaring ang challenge ninyo dito kung paano ninyo babalansehin ang sarili ninyo. Ano? Yung buhay ninyo. Kasi, maybe talaga, there is an imbalance, no? May obvious na imbalance dito. So, that is possible na ano kayo? Siguro, yung... You are focusing on one area of life sa ngayon. So, siguro, more of ano kayo, focused kayo sa puro lang relationship ngayon or maybe puro pamilya. Tapos, naniniglak ninyo yung mga kaibigan din ninyo, naniniglak ninyo yung trabaho ninyo, maaaring ganun. Or, it could be the other way around, diba? So, depende sa inyong sitwasyon. Feeling ko lang, yun ang challenging para sa inyo sa ngayon na hindi ninyo mabalansa siguro yung mga ginagawa ninyo, hindi ninyo nalalagay sa tamang, parang yung time management pa. Maybe you're struggling sa inyong time management around this time. Kaya din, iniimbitahan kayo dito na i-balance ninyo ang inyong buhay, diba? Ang sarili ninyo. Dahil nga siguro may mga distractions kayo sa ngayon. So, good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Virgo. Paunang mensahe ninyo ay the energy of the key, successful outcome to your problems. Ayan, so thanks God, hindi ba? Dahil magtatagumpay na kayo sa pag-solve na kung ano man ang inyong problema sa ngayon. You're going to be lucky na sa ngayon, ano, dahil mahahanap nyo na ang inyong solusyon sa kung ano man ang problema ang pinagdadaanan ninyo sa ngayon, Virgo. Wow, 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 napakaganda naman ito. This is the energy of the boat, money or property through an inheritance, winning or windfall. So, meron parating na pera dito, isang barkong pera, ano? Parang yung laman, kasi kahit yung cover ng ano, diba, ng boat na to is golden din. So, most likely, malaki-laking pera ang maaaring parating dito sa inyo, Virgo. I-claim na natin ito. I-align na natin ang ating mga energies, ang ating mga thoughts, feelings, and emotions with this energy para ito yung mahatak natin towards us talaga sa ngayon. Tanggalin na yung mga negativity so that walang maging barrier, ano. So, this money could be coming from inheritance. Maaring may trust fund kayo dyan, maaring may cash kayo, savings sa banko na maaring makuha ninyo. Posible din na isang malaking property ito, ano, na makukuha ninyo, marireceive ninyo that has a great, ano, a face value, diba? Napakalaki siguro ng amount, no, ng property na to. Or, maaari din na panalo ito. So, this could be a win. This could be panalo sa lottery or any game of chance or maybe merong magbibigay, magre-regalo sa inyo ng malaking pera. So, posibleng ganun din ang ganap dyan. That's really beautiful. We have success. Ayan. So, magtatagumpay kayo. Kung ano man ang pinagsisikapan ninyo ngayon, what you are focusing on, ano? Pagtatagumpayan ninyo yan. Dito, diba? Successful na kayo dito sa pag-solve ng inyong problema. So, maaring ito na yon, 'di ba? Maaring yung kung ano man ang mga pinagdadaanan ninyo sa buhay sa ngayon, yan ay gagaan na. Magiging successful na kayo sa pag-solve ng kung ano man 'yan. Isa pa, maaring trabaho din ito, 'no? Maaring magiging successful kayo sa inyong trabaho, sa inyong karera. Possible din ang financial success ito, Virgo, 'no? So, ganun ang sitwasyon. What else? We have November, and November has passed na for 2023. So, maaari din naman na November ito, 2024.
Posible din may na-pick up ako. Na kung ano man ang problemang ito, siguro nag-ugat ang problemang ito November pa of 2023. At ngayon, finally, you know, masosolve nyo na. Mahahanapan nyo na ng solusyon yan. So, possibly then for others of you, yung November energy na to could be November 2024. Maaring meron kayo ditong travel plans. Maaring meron kayong importanteng mga plano sa buhay na isa sa katuparan ninyo in November. Or maybe sisimulan ninyong gawin sa ngayon. You're going to work on it sa ngayon. And maybe you're expecting that November comes November, yan ay matatapos na, no? Or yan ay magka-come to fruition na. Maaring ganun ang sitwasyon. We have bowl. This is plenty of material things na parating sa inyo at this time, Virgo. Meron tayong energy of the boat. And ngayon naman, bowl. So, napakaswerte ninyo. Talaga, pagdating sa pera sa ngayon, pagdating sa material na bagay, you're very successful sa ngayon. This is the time of plenty, abundance, prosperity. No? So, good luck. We have camel, persevere, and you will overcome problems. Ayan. Ito kayo, no? Masyado kayong masikap eh. Matyaga kayo, masikap kayo, maabilidad kayo. Kaya kahit ano man ang problema talaga, yan ay mapagtatagumpayan ninyo. So, as long as lagi tayong nasa positive mindset, ano, mag-a-attract at mag-a-attract tayo ng mga positibong pangyayari tulad na lamang ng solusyon sa ating mga problema. You know, when we are leaning towards positive mind, positive attitude, positive thoughts, you know, yun ang ma-attract din natin towards us. Kaya kahit ano man ang problema dumating, kahit ano man ang problema sumulpot dyan, ano, makakaasa kayo. No? Rest assured that you are going to succeed. Okay? So, what else? We have broken ring. Ayan. Parting of the ways in either romance or business. Ayan, so Virgo. So, this is not going to resonate with everyone. No, just take as it resonates. So, ang iba sa inyong nasa romantic relationship, maaaring matagal-tagal na tong rocky ang inyong relationship and maybe ngayon, you're going to decide na tama na. Now, this is enough. Maaaring ngayon, ma-confirm nyo na ang mga bagay-bagay pangyayari na nakaka-apekto sa pagiging rocky ng inyong relationship. Kaya ngayon, siguro, hindi na kayo magdadalawang isip and you're going to drop the bomb na. No? Maaaring kayo ay makipaghiwalay na sa person ninyo. Possibly din na this is a business partnership na maghihiwalay kayo. Maaaring ito na rin yung panahon na madiscover ninyo na hindi pala to mapagkakatiwalaan, hindi pala to trusted, ano, nakapartner ninyo sa negosyo, maaaring ganun ang ganap. That's why, maaaring hindi kayo nagkakaintindihan na lately. Kaya you're going to decide na mag-ano na kayo, mag-part ways na kayo, diba? So, what else? We have in need of help, assistance, and guidance. Ayan. So, maybe ang iba talaga sa inyo dito, nangangailangan ng advice, no? Nangangailangan ng guidance that could be linked dito sa broken ring, no? Dahil siguro nga, talagang may problema kayong pinagdadaan ng rough patch dito sa inyong relasyon or sa inyong negosyo. Kaya, maybe you're seeking for help, seeking for opinion, for sage advice, no? Kung ano yung makakabuti sa inyong sitwasyon. So, maybe you are looking for someone na makakapagbigay sa inyo ng bagong perspective, new ideas, yung mga ganun. So, what else? We have three and affairs with the family. Maaring may mga okasyon dito sa pamilya, may mga kailangan sigasuhin as a pamilya at this time. Ano? Kaya, maaring busy din si Virgo sa ngayon. So, good luck! And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Taurus. For today, paunang mensahe ni Taurus ay wall. Ayan, misunderstanding. Maaring may hindi kayo pagkakaintindihan dito with another person at this time, Taurus. Ano? So, may hindi kayo napapag-agrihan. May pinag-uusapan kayo dito na hindi kayo mag-meet halfway. We have shark and take care or there will be a loss of material wealth. This is a beautiful warning para sa inyo. No? Dahil, you know, magkakaroon kayo dito ng awareness, no? And
pag-a-adjust sa mga bagay-bagay, no? Sa paggastos ninyo, sa pag-save ninyo, sa pag-manage ninyo ng inyong mga kaperahan. So, take care, okay? Or otherwise, baka hindi ninyo mamalayan, ako, ubus na pala ang pera ninyo, di ba? Kasi bili kayo ng bili, gastos kayo ng gastos. Kaya, pag-ingatan ninyo, mag-ingat kayo din, no? Sa mga valuables din ninyo, at the same time, bantayan ninyo maigi yung in and out of your money. Now, yung mga investments ninyo, make sure na chine-check ninyo, minomonitor ninyo, yung mga ganon. So, we have November. Ayan, Taurus. Maaring yung problema ngayon, ano? Maaring ang iba sa inyo, sorry, existing na siguro to, no? Na siguro, starting November pa, no? Of last year, siguro nakakaramdam na kayo na parang bakit yung pera ninyo? Parang palabas ng palabas na lang lagi, no? Siguro mas madami yung lumalabas kaysa pumapasok. Siguro, napapansin nyo na yan, starting November 2023, ano, na ganun ang trend. Kaya ngayon, parang, teka, awat na, no, Taurus, awat na muna, pag-ingatan ninyo ngayon yung inyong mga pera, diba, pag-ingatan ninyo yung inyong mga material wealth, dahil baka hindi ninyo malaman, diba, ubus na pala. Kaya, alam na ninyo, siguro, na nagsimula ng ganun ang trend, na puro palabas, mas malaki yung lumalabas kaysa pumapasok, maaaring ganun. Kaya, be careful, okay? Be aware of what you are buying. Be aware of what you are investing. Be aware of saan ninyo nilalagay ang inyong pera, okay? Para hindi kayo nagugulat. We have bowl. Ayan, plenty of material things ang parating sa inyo dito. So, maaaring material na bagay, pera, yung ganun ang parating sa inyo sa ngayon. So, what else? We have dolphin. Napakaganda, no? Financial gain, usually coming from something you did in the past. So, this could be papasok na pera na maaaring return of investment ninyo ito. Maaaring manggagaling yan sa kita ng inyong investments. Possibly din yan. It is also possible na maaaring mayroong mag-payback sa inyo dito ng pabor, no? Maaring tinulungan ninyo in the past at ngayon sila naman yung nakaluwag-luwag, and maybe they're going to give you some money, maybe they're going to give you some a gift, no? Financial gift siguro, kaya maaring yun ang magaganap dito. We have jug, light-hearted and carefree time. Mag-chillin lang muna kayo dito. Parang gusto ninyo muna na magpahinga. Gusto ninyo muna na wala muna kayong iisipin, kasi maaaring kung ano man ito, problema na to sa pera or misunderstanding with another person, parang siguro na overwhelm kayo at this time. Kaya parang take a break muna, no? You're going to step back a little from that muna, and yun, magpapahinga muna kayo. So what else? We have pale. Ayan, so time to get out of a situation. Panahon na para lumabas ka na sa isang sitwasyon na alam mo namang hindi na yan ang para sa'yo. Alam mo namang hindi yan nakakatulong sa'yo. It's not for your highest good. It's not for your best interest. Kaya it's time for you to get out of that situation. So, if this message resonates with you, Taurus, you definitely know what it is, no? Alam niyo yan kasi may discomfort kayo na nararamdaman dyan. May nararamdaman kayong pull dyan na it's about time na to close that door, no, sa buhay ninyo. So what else? We have throne, position of authority. Maaring mapopromote ang iba sa inyo into a managerial position, into a leadership role. Maaring position din ito sa gobyerno. Maybe you're going to be a person of authority na this time. Or maaari din na maaari din na nandito na kayo sa position na to. Dati na kayong nandyan. Possibly then for some of you, Taurus, that maybe you're going to be dealing with a person of authority around this time. Maaaring ganun din ang sitwasyon. So we have vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Ayan. So nag-overthink most likely ang iba sa inyo dito. So maaaring ito yung kailangan na ninyong iwan ng sitwasyon. Maybe you really need to leave this behind you na kung ano man ito.
Kasi depression, anxiety, worry, hindi yan nakakatulong sa inyo. That is not for your highest good. That's why you really need to step back from that. No, kailangan na ninyong i-dissolve ang kung anumang negative feelings, thoughts, emotions ninyo na ito. At, di ba, magsimula kayo ng bagong buhay, no, sa area na yan. Kung kinakailangan ninyong kausapin yung tao mismo, then go for it. If, whatever it is that you feel na mas makakatulong sa inyong sitwasyon, makakabawas dito sa nararamdaman ninyong depression, anxiety, and worry, do everything you can. Okay, Taurus? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.